guys! It's me, Dev, and welcome back to our channel. So, sa mga magtatanong bakit ako lang nasan series, actually guys, I'll take this chance na... Drew! I'll take this chance na rin to explain kung bakit hindi ko na nakakasama si Reese. And since... No joke lang. Nasandito lang siya behind the camera because this vlog is going to be about me first. So it's a get to know me question and answer. Q&A portion. Drew! Okay, sama daw si Drew. Aww, oh, mommy. Seryoso na guys. Nag-extra si Drew kanina. So yes, this is going to be a Q&A portion for me. So wala mo na si Reese for today's vlog. Pero siya yung mag-a-ask ng questions sa akin. So, about me. And yung mga questions, hindi ko siya alam. Surprise question. So, yung iba, kukunin namin sa mga nag-ask sa IG or sa TikTok. Pero most of the question series. So, yeah. I'll be eating this nga pala. This is my first time na kakainin ko tong bulldog cheese hot chicken flavor ramen. Kasi usually, ang kinakain ko is yung carbonara. Yung pink. Yeah, yung pink. So, game na? Yes. Game. How's Dubai? How's Dubai? To be honest, okay lang. Sakto lang. Hindi ko siya gusto. Pero medyo ayaw ko siya. Kasi sa totoo lang, Dubai, gusto ko siya in a way na kasi dito kami nag-meet ni Reese and dito kami nag-start ng life together. Pero ang ayaw ko sa Dubai, so ang taas ng cost of living niya. Kung mapapansin niyo, naglaylo muna kami sa social media for the past year. And it's because sobrang nag-focus kami sa life kasi alam niyo naman na first time namin nagkita, then dito kami agad nagkita, pares kaming walang work. So grabe yung struggle, grabe yung adjustment when it comes to financial. And also, yun nga, hindi ko din gusto yung weather kasi sa totoo lang nakakabukas siya ng pores. So parang dun sa whole year, sa 12 months, 2 months lang yung hindi ganun kainit. For me ha. So, yun lang naman. Pero the rest, yung iba, okay naman when it comes to work, when it comes to business, okay naman. And so far, surviving. Hindi ko na siya. Hindi ko pa siya. Next. Okay. What is your biggest fear? My biggest fear is magutom. I mean, maubusan tayo ng means. Paano pag dumating yung time na walang makain? Paano mo siya susolusyonan? I think sa mga experience natin dito sa Dubai, I think napagdaanan din natin yung sobrang walang-wala tayo. And nasolusyonan naman natin siya together. So lahat naman may solution. Faith. So what's your opinion on love? About love? About love, ang opinion ko dyan is hindi siya biro. Hindi lang siya feeling, but it's a responsibility as well. Kasi pag mahal mo yung partner mo, bakit parang ang drama naman ng mga question mo? Pag mahal mo kasi yung partner mo, andun na yung dapat committed ka na talaga sa kanya no matter what. Like, ikaw talaga, like yung sa amin. Pag love mo talaga yung person, you have to accept everything, you have to do everything. Parang, i-consider mo siya as part of you, part of your life talaga. Yun. So, it's not just a feeling, it's a responsibility, it's a commitment, lahat. Yun. So, next question tayo. Hindi ko na nasubo. Okay, subo ka muna. Okay po. Kasi first time ko pa lang ito itatry.
So I hope it's not too spicy kasi yung carbonara na pink, sobrang spicy niya. Although may times na na-enjoy ko siya, pero most of the time, yung spiciness lang talaga yung nafe-feel mo. Mahilig ka talaga sa maanghang, no? Maanghang ba? Mas masarap yung pink. Yung pink. Okay. Sobrang spicy nito. So, next question. Grabe. Tayo. Yes. What are your top 3 priorities in life? Top 3. Okay. So, top 1 priority ko is instability natin. And then second is yung family ko, especially my mom. And then third, travel. Travel. Kung bibigyan ka ng pagkakataon mag-travel tomorrow? Tomorrow. Saan mo gusto pumunta? Adi yung plan natin, mag-Japan. Japan. Japan. Or Switzerland. Okay. Kasi lagi naudot yung Japan namin eh. For some reason. Saan ang pinaka-favorite mong bansa na napuntahan mo? Na napuntahan ko? Well, konti pa lang naman napupuntahan ko. Yung pinaka-favorite mo? Mostly Asia. Favorite ko, yung mga napuntahan ko kasi... Isa lang. Isa lang. Wait. I think Hong Kong. Why Hong Kong? Hong Kong, kasi napuntahan ko Malaysia, Singapore, Indonesia, Hong Kong, Macau, here, Dubai, Kyrgyzstan, Georgia. Favorite ko ang Hong Kong kasi I don't know, there's something about Hong Kong na iba yung feeling eh. Pag nung dumating ako sa Hong Kong, parang yung amoy niya, amoy social, yung... Tsaka sobrang daming shopping. Grabe yung mga sale talaga sa Hong Kong. Dito sa Dubai, madami. Ano pero, ba yung first na nabili mo sa Hong Kong? First na nabili ko sa Hong Kong, milk tea. Pero kung tatanong magamit, I think una akong nag-shopping dun sa Forever 21 na sobra-sobra ako na-amaze. Kasi on top of the 50% off, pagdating mo sa counter, may additional discount pa. It's like getting, let's say for example, $50 clothing, magiging $10 to $15 na lang. So, sobrang taas ng discount niya. So, ayun. Ang dami sa NYX. Saan pa ba? Basta more on makeup and clothing. So, ayun. Okay. Next question. If you could meet anyone in the world, who would it be? If I could meet anyone in the world? Taylor Swift. Yeah, Taylor Swift. To the left, ganun ba? Taylor Swift, ha? Si Beyonce. Si Beyonce yung to the left. Si Taylor Swift gusto ko makita talaga. Kasi, ang unang-unang idol ko si Britney Spears. Pero nakita ko na siya before sa Philippines. So, ngayon gusto ko si Taylor Swift naman. Yun lang. Okay. What is the first thing you notice about people? First thing I noticed about people, the way na makipag-usap sila. Kasi pag hindi tumitingin yung kausap ko sa mata, parang na-off ako. Yun yung una ko napapansin. Ba't ka ma-off sa kanila? Wala lang, kasi it feels like hindi sila sincere or hindi sila nagsasabi ng totoo. Paano or... pag nahihiya lang sila sa'yo? I don't know. Basta, that's the first thing that I noticed with about people. How about you? Anong first thing na na-notice nila sa'yo? First thing na na-notice nila sa akin, I don't know, masungit? Or... Hindi naman. Oo, mabait sila. May gusto to, may kailangan next to. Next question. What is a decision you regret making? Pinaka ni-regret ko na decision. Yes. I think way back pa.
but I don't think I have to mention it pa because you already know about it. Sorry, hindi ko na siya i-mention. There are two things that I regret doing in my life. And series lang nakakaalam. Okay. What is your biggest fear? Natanong mo na yan. Okay. Let's go. If you could describe your perfect partner, what would they be like? Gusto niya sabi ko, Riz. Perfect partner yung ano, naiintindihan talaga ako. Kasi ako, iba ugali ko eh. Meron din akong attitude na hindi maganda. Tapos syempre, like, perfect partner yung someone na alam kapag nagsisinungaling ako or kapag may hindi okay na hindi ko sinasabi. Like, for example, nakidnap ako, tapos tinututukan ako ng baril sa likod. Tapos na inutos ng kidnapper, sabihin ko kay Riz, hindi ko na siya mahal. Tapos huwag na niya akong hanapin. Kasi nga, kinikidnap ako. Tapos yun, gusto ko yung partner na alam niya na may something's up. Kung baga, alam niya talaga. Malalaman niya if something's up, something's wrong, ganyan. If you could change one habit or weakness of yours, what would it be? Yung weakness ko. Kasi diba, tourism graduate ako. Pero ang weakness ko talaga in life, in my whole existence, is mahina ako sa lugar. Mahina ako sa map. Mahina ako dyan. I've been driving for like, since 2014. Pero, sobrang ways dependent ko pa rin. And hindi ko talaga, kapag may napuntahan ako sa lugar, hindi ko agad matatandaan yun. Lalo kapag hindi ko minamind. So, lagi ako nag-waze, even dito sa Dubai. Hindi ko natatandaan lagi yung mga daan. Tsaka, basta sobrang hina ako sa ganyan. Hina ako sa lugar. Yun yung irony of life for me. Na tourism graduate ako, pero yun nga. Ang syunga-syunga ako sa daan. Kaya, buti na lang si Riz yung matandain sa lugar. That's why siya yung navigator ko. So, next question. How do you want to be remembered? I want to be remembered as a kind person. And, yeah, kind and loving person. Sa buong buhay mo, anong magandang naitulong mo or proud ka sa sarili mo? Actually, madami naman, not to brag, but I know deep down, madami naman akong na-help. And may mga nagawa naman akong good deeds na yung iba hindi ko naman na kailangang i-public and i-post or something like that. Pero si God na lang nakakaalam nun. Next question. What is your favorite restaurant? Here? In Dubai? In Philippines. Actually, sa Philippines, nag-work ako sa Italianis. If familiar kayo sa Italianis. So, nag-work ako sa Italianis for 6 years in total. That's why. And Italian food lover talaga ako. So, favorite restaurant ko talaga is Italianis. Pero second to Italianis would be Mama Lu's. Kapag Italian ah. Pero if generally speaking, TGI Fridays, Italianis, TGI Fridays, what else? Mary Grace, Mama Lu's. Diyan kami lagi kumakain nila mama. So, ano yung favorite food nyo doon? Yung pinaka, hinahanap mo pag umuwi ka? Pag nag-crave ako, ang hinahanap ko sa Italianis, yung spinach and artichoke formaggio, aglio olio, shrimp fra diablo, toasted ravioli. Ang dami. Pag umalis ka ba ng bahay, ano yung one thing na dapat hindi mawala sa'yo? Yung hindi pwedeng wala sa'yo? Except for money, syempre kailangan. Except sa money. Except sa phone. Yeah. Ano, lip tint. Mang lip tint ko. Kasi pale yung lips ko eh, naturally. That's why kapag pale ako, feeling ko ang pangit-pangit ko. Feeling ko ang haggard-haggard ko. Hindi ah, ganda mo. Kailangan ka talaga. Yeah. What are your pet peeves? Give me one only. Pet peeve. I think yung mga motorcycles pag nagdadrive ako sa Pinas kasi nakakainis sa sobrang traffic na sa Pinas.
bumper to bumper pa yung mga butor. And at the same time, nagka-cut sila sa harap ko, bigla-bigla. Sorry ah, nagmumotor ka sa sips. Sana wala akong ma-offend ng mga nagmumotor. Pero yun talaga pet peeve ko, naiinis talaga ako, lalo pag ang hingin yung mga cut. Actually, way back 2019, yeah, merong motor na bumangga sa likod ko. Imagine traffic yun na hindi gumagalaw. I don't know why, siguro hindi siya nakapag-preno or what. Bumangga na lang sa likod ko. Tapos, worst thing about that is flight ko nung gabi na yun. So, nagmamadali akong makauwi. And at the same time, nagmamadali din daw siya. Tapos, nagmamakaawa siya sa akin, yung lalaki na nagmotor na bumangga sa likod ko. Kasi dented talaga eh. Na-dent talaga yung tail ko eh. Tapos yun, wala daw siyang pambayad, ganyan. Hulugan na lang daw niya for 2 to 3 months. So, ang ginawa ko, dinala ko muna siya sa police. Hindi naman sa dinala sa police na literal na. Nagpunta kami for police report. Kasi syempre, kailangan yung police report para supporting documents para magbayad siya sa akin. Pero dahil flight ko na kinagabihan, hindi ko na naasikaso and 1 month akong nawala sa Pinas. Pagbalik ko, nayaan ko na lang, hindi ko na lang in-stress yung sarili ko. Pero alam mo yun, parang hindi sila nag-iingat. Pero at the same time, kapag nakabangga sila, ang kawawa yung binangga nila. Kasi anong gagawin namin kung wala kayong pambayad? Diba? So yun lang. So hindi mo talaga pinagbayad yung motor rider? Hindi na. Hindi ko na siya kinontak kasi... Actually, naawa din ako. Kasi syempre, nag-gets ko yung side niya. Wala siyang pera. Anong gagawin ko? Alangan namang pigain ko yung tao. Eh, wala nga pambayan. Yan. Okay. Do you prefer people who are blunt or who sugarcoat things? Syempre, gusto ko yung blunt. Gusto ko yung honest. Ayoko na mga nagsusugarcoat. Kahit na ma-hurt, kahit yeah. Ano, ma-hurt ka? It doesn't matter. Gusto ko honest. What if yung magsasabi sa'yo na... Ayoko ng plastic. Sad tao para lang hindi masira yung friendship nyo or kung ano man relasyon. No, the best friend for me is someone who can tell me the truth. Okay. Who is the first person you call when you have good or bad news? You. Aww. Why me? You. Aww. Okay, so meron na question tayo na sasagutin from Instagram. Ang question na, where are you from or how and how old are you? Okay, this is from Riz. Hi, Riz. Originally, I was born and raised in Bulacan, Bustos, Bulacan. But then, after ko gumraduate ng college, we transferred to Cavite. Kasi doon nakatira yung sister ko during that time. And doon na rin kami nagstay ng mom ko when my sister migrated to Canada. So, Bulacan and then Cavite. It's like half of my life. Was in Bulacan and half was in Cavite. And then, how old are you? I'm 31. So, matured lang akong tignan, but I'm only 31. I was born 1992 of December 16. So, 31. Mag-32. Question. Last five question. If you could change one thing in the world, what would it be? Corruption. And the government. What is the best advice you have ever received? The best advice that I have ever received is, advice to nung isa kong friend. Nung time na medyo na down ako, sabi niya, parang, slow down. Sabi niya, slow down. Maybe kinakalabit ka ni Lord. You have to think about everything muna, analyze mo muna, recognize what you have right now, and slow down kung masyado magmadali, and huwag makakalimot. Yun. And what advice would you give to new generation? To new generation, ano lang, itodo nyo yung hustle nyo while you're still young. Kasi kapag nag-age na kayo, mahirap na maghabol. Hindi naman sa sinasabi ko magmadali kayo, but maximize your time while you still have. So, kung bibigyan mo naman ng advice yung younger self mo, ano yun? Younger self ko, huwag maging impulsive. Kasi sobrang impulsive ko talaga ever since.
pag may naisip akong gusto kong gawin ngayon, kailangan gawin ko na siya today. Pag may naisip akong gusto kong bilhin ngayon, aalis talaga ako, bibilhin ko ngayon. Pag may gusto kong puntahan, pupuntahan ko talaga. Pag may gusto kong kausapin, kailangan ngayon makausap ko. Sobra impulsive ko, especially when spending money. Yun, impulsive. Huwag maging impulsive there. How many questions na lang? Pili-pili. Pili-pili. Last two fast questions. Talk. Actually, guys, pwede naman tayo mag-part 2 Q&A kasi meron pa akong pending sa Instagram na question. So, we can do a part 2 of this. Yun nga lang. Medyo matagal na kasi itong video. So, we can do part 2 probably tomorrow or the next day. Kasi we plan on doing this vlog na regularly kasi in-email na kami ni YouTube and hindi na daw kami active. We have to be active na daw. Or else, tatanggalin na nila yung monetization namin. So, we really have to do this. That's why magiging regular na kami sa vlogging. Ayun. That's why you can also suggest or ask your questions. We will answer. But ang plan namin ni Reese is itatry namin yung mga foreign food dito sa Dubai. Especially yung mga top-rated food dito. Hindi kasi kami kumakain talaga ng ibang food. Filipino food lang talaga kinakain namin and Italian and American. Pero yung food dito sa Dubai, 2 years na kami dito. Pero hindi pa kami nagtatry ng Arab food. Hindi pa kami nagtatry ng Indian food. May natry na tayo eh. Samosa. Samosa. Nicobet. or hindi naman sa ano, pero for sure masarap yun for them. Pero dahil hindi ko nakasanayan, hindi namin nakasanayan, hindi namin gusto. Hindi ko gusto, especially. So, ayun, itatry namin. Yes. Okay, fast talk. Mabilis lang ha. Mga lugar na ayaw mong pinupuntahan. Mainit na lugar. Anong unang mong tinitingnan sa tao first time mong na-meet? Mata. Tall or short? Tall. Mga bagay na kinaiinggitan mo sa ibang tao? Complete family. Mga bagay na kinainisan mo sa sarili mo na hindi mo maalis-alis? Bipolar ako, impulsive ako, sometimes indecisive. Naniniwala ka ba sa multo? Mm-mm. Are you favor of legalizing same-sex marriage in the Philippines? Yes. Ano mga bagay na hindi mo tinitipid? Food. Kailan huling beses ka nag-ano ka? Nag-ano? Sino favorite basketball player mo? I don't even watch basketball. 5 sikat na lugar sa Maynila na hindi mo pa napupuntahan kung meron. Palawan. Maynila. Manila? I don't know. Wala. Okay, sa Philippines. Sa Philippines, Palawan, Siargao. Yun, Palawan and Siargao. Okay, dalawa lang. Dalawa lang. Anong favorite local film mo? Local what? Film. Wala. Ilan na naging ex mo? 3. Nakapasok ka na ba sa Sogo? Hindi. Wait, saan ko nakakuha yung question? Ay, yes, nakapasok na ako sa Sogo. Di ba nakwento ko sa'yo? With your fam? Yes, nag-check-in kami nila ate. Humihili ka ba pag natutulog? Ay, hindi pala siya Sogo. Color TV. Eurotel. Humihili ka ba pag natutulog? Hindi. Nasubukan mo na ba mahuli ng police o kahit sinong government official dahil sa paglabag sa kahit anong batas? Nahuli ng police, hindi naman, pero medyo, na-stop ako ng MMDA sa highway. Pero pinalagpas naman ako. Jollibee or McDonald's? Jollibee. Like, wait lang! Pag french fries, McDonald's. Pero pag chicken, Jollibee. Lights on, lights off. Talaga. Off. Pabor ka ba sa death penalty? No. They should rot in jail. Pinaka-hate mong subject nung nag-aaral ka pa? History. Sex or chocolates? Sex. Okay. Okay. Okay, so guys, yun lang. I know it's been almost a year since nung last nag-vlog kami. But then, we'll be regularizing our vlog now. So, hope to see you soon, guys. Thank you for watching. Vlog ka, vlog. Vlog. Hi, I'm Drew Garner, and this is my blog.